Hello, good afternoon to everyone. Good afternoon mga ka-OFW. So for today's vlog, mag-unboxing tayo ng Shimano Stradic. So matagal ko ng pangarap yun, bumili ng Shimano Stradic. At dahil na birthday ko, bumili ako ng birthday gift ko para sa sarili ko. So bumili ako ng Shimano Stradic C3000XG. So ito ay birthday gift ko para sa sarili ko. I-unbox natin ngayon at palalagyan din natin ng line para magamit na natin, para tayo makahuli ng mas maraming isda. So ito siya ngayon. Bumili ako ng Shimano Stradic. So ito yung gift ko para sa sarili ko. So tara, samahan niyo ako sa aking pag-unbox. Keep on watching lang. Mabibigyan ako ng mga tips. I-review natin ito. Intro muna tayo. Strike mga KBW. Tatakbo. Para GT. Parang GT to. So, ayun mga KBW, huwag na natin patagalin pa to. Tirahin na natin, i-unbox na natin, at baka i-unbox pa ng iba. So, ito siya, Stradic C3000XG. Ito yung matagal ko ng planong bilhin at matagal ko ng pangarap na reel para sa sarili ko. At dahil may din lang ako mag-fishing, bumili ako ng reel na high-end para hindi na ako mag-upgrade ng upgrade. So, isang tips mga KBW, kung gusto niyo magbalak at gusto niyo mag-fishing at mahilig kayo sa fishing, kung bibili kayo ng gamit, mas may advice ko sa inyo na bumili kayo na high-end na. Based to my own experience, mas maganda high-end na yung bibili niyo na mga gamit. Mga reel, mga line, mga rod. Alam niyo kung bakit? Para hindi na kayo madublihan ng gastos. So based to my own experience, una, bumili ako ng Shimano, yung pinaka low-end na Shimano. Magandang klase na siya, gaya ng mga FL, mga FX, yun yung mga Shimano na binili ko dati. So, at dahil gusto ko mag-upgrade, siyempre, alam mo naman yung fishing, gusto mong mas magandang gamit para mas maganda yung ginagamit sa pagcasting. Ang problema sa akin, bumili ako ng low-end na Shimano, lalo ako nagastusan. So dahil gusto kong mas bumili ng mas maganda, nag-upgrade na naman ako. So kaya may papaya ko sa inyo, maparado maparil, ang bilhin nyo na ay yung high-end, yung magandang klase na mga original na gamit, para hindi kayo madublihan ng gastos. For example, bumili ka ng mga FX, yung Shimano FX, for example, na nagkakalaga sa peso sa Pilipinas, na sabihin natin na 4,000, 5,000. Okay? So, kung iisipin mo, pag hindi ka nag-iingat, hindi mo iniingatan yung gamit na yon, madali siya masira. Kumpara mo sa mga high-end, yung magagandang klase, mga latest model. Ito yung 2021 model, Stradic C3000XG. So, ito na yon. Huwag natin paligulugyo pa. Namibitin kasi ako sa mga ibang gamit ko. Ito na. Bubuksan na natin. So, ito na. Yung kanyang... Hindi pa siya nakapower na mga KFW. So, ito na yung kanyang handle. Stainless na po yan. Tapos, ito na yung kanyang laman. Tara mga KFW. Ito ang laman niya. Napakaganda. As in, gwapong-gwapo na siya. Shimano 3000XG. So, ilalagay natin ito. At iparirinig ko sa inyo kung smooth ba o hindi. Ayan. Ito. O, ayan mga KFW. Eto na siya. Surprise! Pakinggan nyo kung meron bang sound siya na marinig kayo na yung tunog, glass-gas o ano. Tingnan nyo.
Yan, kung napansin nyo, halos wala siyang kaingay-ingay. So, ganun siya ka-smooth. Kaya ang advice ko sa inyo, bibili kayo, pag-ipunan nyo, like a special occasion, like a birthday nyo. So, mag-ipon kayo, imbis na bumili kayo kung ano-ano, lalo't habit nyo ay fishing, kagaya ko, isa akong vlogger, kailangan ko ng mga gamit, na magagandang gamit na, para sa aking pagbablog, kaya bumili ako ng magagandang high-end na gamit para sa pag-fishing. First of all, thanks God, na-achieve ko yung aking goal. Tips ko sa inyo, huwag kayong give up kung ano yung plan ninyo. Tuloy lang kayo. For example na, hindi ko in-expect na magiging vlogger ako. Hindi ko in-expect na mamumunitize ako sa YouTube channel. At hindi ko nag-expect na sasahod ako sa YouTube channel. So, at ito na ako ngayon. Nagpapasalamat. Thanks God talaga. Thanks sa support ng aking mga subscriber at sa aking mga follower. Thanks din sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking family, sa support. So, isa na akong ganap na vlogger kasi good news, sumahod na po ako sa YouTube channel ko. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung magkano. At yung sahod ko po ay pinalit ko sa aking hobby. Ito na po yung aking sweldo sa YouTube. Binili ko po ng Stradic si 3000. So, yan po. Kung mayroon po kayong target, huwag po kayong give up. Tips ko sa inyo, pagsikapan ninyo, ma-achieve niyo yan. Maniwala kayo sa akin. Tiwala sa sarili, determinasyon, pagsikap, and prayer. Ma-achieve mo yung goal mo. So, ito na yung aking na-achieve. Pinlano, pinagsikapan, nakuha. Hindi po ganun kadali. Kailangan po natin magsikap para makuha po natin ang isang bagay. Sa lahat ng bagay po, ganyan po tayo dapat. So, ito, meron siyang mga gamit, meron siyang guide, kompleto mga ka-IFW. Ito, lahat kompleto yan. So, ito yung Stradic C3000 na gift ko sa sarili ko para sa birthday ko. At kakaragahan po natin yan ng walang iba kundi ang napili kong kanyang braided line na malupit-lupit ay John Ice Bread. Ito po, Ice Bread po ito by Bullsin. Bullsin na Brutal Angler. Bullsin po yung kanyang company. Ice Bread po siya, the legendary of saltwater. Ang pinipir ko po sa kanyang line ay 20 lb, kasi nabibitin po ako dun sa mga ibang strike ko. Medyo malalaki yung ibang isda na strike sa akin, napuputulan po ako palagi. Sayang mga lore, sayang pagkakataon na dapat mahuli mo yung isda. Kasi yung una kong ginagamit na line ay Bullsin din, 15 lb, kaso talagang pag medyo malaking isda, napuputol. Kasi ito, medyo malaki-laki na, kaya mamuhul ng 10 to 12 kilos na isda. Ito, ang capacity nitong Bullsin ay 9.1 kg. So, ang pinili ko ay Ice Bread kasi kunti din yung manipis siya. Napakaganda nung kanyang mm tinamuo. 20 lb niya ay 0.089 mm. Ayan o, napakaganda po niya. So, ito, ang pinili ko, naikarga ko dito. Ito yung napakaganda. Legendary of saltwater. Bullsin, baka naman. So, ito ang speak ng ating Stradic, ipakikita ko sa inyo. Ito yung speak ng Stradic. Ito siya 6.4:1 yung ratio ng gear niya. Tapos ito yung drag niya ay 9 kg. 9 kg yung drag niya mga kaya tao niyo. Tapos 225 grams to 7.9 ounce. Tapos 6:1 ball bearing siya. Tapos yon 94 cm 37 inches yung kanyang nakalagay sa kanyang box. So pagdating po kasi sa akin dito sa mga comment at saka yung sa mga review niya na Shimano Stradic is the best, talagang Shimano baka naman. Maganda talaga, kaya ito na yung pinili ko para sa aking gift. So tara, samahan niyo ako. Pai-spool natin sa aking kaibigan. Pupunta tayo ngayon sa Alcos Marines. Pupunta tayo sa ating kaibigan. Shoutout kay Sir Dingski. Ipapa-spool na natin yung ating braided line. Okay? Hey, shoutout mga KFW! Nandito ako ngayon kay Sir Dingski.
ang pinakagwapo ng Alcos Marines. Shout out Alcos Marines. So nakikita nyo yan, siya yung mag-i-school ng aking bagong Stradic C3000 XG. So yung mga hindi pa, yung mahilig dyan sa mga video ng fishing tutorial, so huwag nyo kalimutan support YouTube channel of Dengski Fishing TV. Huwag nyo kalimutan support nyo yung channel niya. The best po yung mga tutorial niya. Marami po siyang tutorial. At saka veterano fisherman. Yan ang idol ko. Yan ang idol ko. Ganun siya kalupit. So ito, i-spoolan natin yung 20 LB na ice bread ng Bulsin. And sasapak na natin sa Stradic C3000 XT. Ayan mga RW, ito yung machine nila. Tinan nyo, napakalupit ang machine. Kita nyo, okon lang yan. Anong tawag yung improvise? Kita nyo naman, alam mo nyo kung yan, yung ginagamit, drill bit. Ganun yung kalupit, tingnan nyo. Ganun kalupit. Ayan na, itututok natin kung gano'n kasimple. May guide pa, Sakto! Ayan mga W. That's it! Pasok na pasok. O ayan Sakto. Ayan Pero kung mano-mano to, hindi pa pasok. Ay, hindi pa pasok sa mano-mano. Ayan. Bisita lang po kayo sa Alcos Marines. Ayan. Bisita lang kayo sa Alcos Marines. Walang problema anytime. Pasya lang kayo dito. Nandito si Master Dingski. Pasok ang 300 meters na Bulsen ice braid. Pasok. Gold strand, saktong-sakto. Yan, magandang pagkakaano, suwabe. Suwabe-suwabe, Papalaban ka na naman. Ayan naman. Ayan mga RW. Ano, sir? Wag lang iiyak si Babalo. Ayan mga RW, tapos na tayo magpa-spool ng ating Stradic C3000 XG. Kinaraghan natin ng 20 LV. So ito, pasok na pasok. See you on my field test. Sana makapagawa tayo ng malaki. So before the end of my video, please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell. Lalong-lalo na sa aking kaibigan, si Dingski Fishing TV. Subscribe niyo yung kanyang YouTube channel, supportahan natin. Okay, bye-bye! See you in my next vlog!